Nag-aabang nga po yung darling sa mananalo rito sa ating unang series ngayong araw. Team, netong Talon Esports at syempre Geek Fam. Kumusta ba to? Nakas mo ba to kahapon? Yung Geek Fam, nakas ko to kahapon. Kalaban nila, Bleed Esports. Ano nangyari dito? Parang... 2-0 nila. 2-0 nila? Wala ako, hindi ko in-expect yun. Nakala ko medyo talong-talong na yung laruan ng Geek Fam eh. Wala. Ano? Mas talong. Galing kasi sa talo eh, no? Lamang na lamang na sa draft. Oh, talo pa rin? Talo pa rin. Grabe naman yun. Eh, minsan kasi talaga, pag galing ka sa talo, yun yung momentum na mahirap eh. Parang ang sakit nun eh. Paano ka ba ulit babangon? Pag ganun. Pero nanggaling kasi sila sa ano, parang hindi sila na warm up. Oo, talo sila sa ano eh, talo sila sa blacklist before yung series na yun. And then yung Bleed naman, yung Geek Fam naman, galing sa panalo nung kinabukasan, nung bago yung araw na yun, sa execution naman, di ba? So talagang medyo nasa pabor nga ng momentum itong Geek Fam. Pero again, shoutout sa lahat na nanonood sa atin dyan, Facebook, YouTube, pati na rin Twitch. You're watching itong ating official Filipino broadcast nitong Elite League. Talaga namang dire-diretso ang ating bakbakan. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin yung bracket. Ano ba nangyari dito sa tournament natin? Ayan! So, kita nyo naman ha, Geek Fam! Unang-una sa upper bracket natin, natalo sila ng Darling, kaya sila nandito sa may lower bracket. Talon naman, una nanalo sila sa Execration, nalaglag din sila sa Darling. So, parehas na team na ito, tinalo na ng Darling, no? Sa may upper bracket. So, kung may papasok man na isa, parang paborito nga yung Darling na mananalo rito, no? So, ito nga, ngayon lang magkakaharap, Geek Fam and Talon. Pero napag-usapan natin kanina, Owa, diba? Na yung dalawang team na to, mainit to dahil revenge din to for Geek Fam. Sana. Oo, revenge to kasi... Nung tapatan nila ng ESL Birmingham. Na 3-0 sila. Oo, sa Grand Finals, no? Oo. So, nung una, yung upper bracket nun, nanalo pa yung Geek Fam dun eh. Nilaglag nila yung talon eh. Pero pagdating sa Grand Finals, na 0-3 ka pre. Sakit naman nun. Unexpected yun. Oo. Pwede pa yung mga 3-2 eh. Di ba? Yung dikit na laban eh. Pero mm-hmm. 3-0. Baka nalilito sila ha. Hindi ako yung kasama mo. Sabi ni Nico Nazario. Mag-swimming ka lang dyan, Kuya Nick. Huwag mo na kaming pinag-ano rito. Nag-swimming ka na nga. Di pa kami pinapakape dito. Pinapamerienda, oh. Gugutom na si Owa, oh. Ano yung mga nakakain mo na rito ba? May mga na-food trip ka na ba dyan sa labas? Sa McDarts. Ay! Grabe naman yung McDarts na yan. Lahat ng pagkain, mamantika doon. Di ba delikado tayo dyan? Pero, ayan na nga, guys. No? Geek Fam, tama yon. Huli sila naglaban ng Talon Esports sa Grand Finals. Pero after nun, meron pa silang isang laban eh. Rest. All one lang sila dun. Guys. Yan. Ito na yung magdidikta kung sino talagang ano. Yan. Kung sino ang angat at sino ang masikat, no? Ang maganda dyan, yung tatlo na titirang team, may mga Pinoy. Ayun, ang pinakamaganda talaga. Gusto-gusto namin dyan. Ang gusto nga lang natin matanggal dyan, yung IHC, kasi yan lang yung walang Pinoy dyan eh. Battery tuloy. Ano yan eh? Munti ka na tayo dyan eh. Mongolian Pride dyan, ang lakas din yan eh. Di ba? Buti nga, wala na dyan si 4-2-3. So medyo huminahina na rin yan at lalaglag ka agad. Oh. Pero ito na nga, tama. Geek Fam. Ilan ba Pinoy sa Geek Fam? 5. Pinoy ba yung... Kasi sabi mo, hindi Pinoy yung... Ano eh. Taga... Pinoy yan. 5. 5 Pinoy yan, guys. Sa Geek Fam. And then, sa side naman ng Talon, meron tayong isa. Si Akashi, guys. Ayan, si Akashi. Ha? Ang maganda rito pa, Owa. Akashi, Butuan Pride. Na rin yan? Kumbaga, Bisaya Pride din for mga kababayan natin. Tropa-tropa nila. Mac, nakakampi niyan sa Polaris. Yun siya yung pumalik. Pumalik kay Natsumi. Ayun. Sa Polaris. Ibig sabihin pala, labanan pala ito ng ako ang pinalit. Ganun, ako ang sinaing mo. Oo. Natsumi versus Akashi, no? And dalawang... ito si Natsumi, sobrang datihan na talaga sa pagiging carry. Nakikita natin yan from Polaris. Akashi, the rising star, sinasabi na best carry na daw best ng mga carry. Pinoy. Mm. Naniniwala ka ba doon sa best carry na siya ng Pinoy? Sa ngayon, hindi. Hindi pa naman. Hindi pa rin. Kailangan pa may patunayan. No? Nakakaisang tournament pa lang. Mm. Siyempre, ito katulad nito, meron na naman mga umuusbong. Ito. Yung mga dating bago, si Abat.
Yabat. Oh, si Palos na nag-qualify din. Hindi mo pwede sabihin hindi na siya kabilang doon sa mga top tier carry. And ito na nga, si Akashi na sinasabi nung iba is sobrang promising and naniniwala naman tayo dyan. No? Oo. Kasi wala na yung one true carry natin. Ayun nga eh, ba't balagbayin nga yung one true carry? Magsusupport na eh. Eko nga, hinihintay ko magbalik si Owa sa carry. Baka, dati ano ka, ano, mid? Mid offlane? Mid offlane. Yan, mid offlane. Pero bago lahat, ito na, ito Owa, sa hindi mo natatanong. Kaya talaga pinapanood tayo rito kasi yung mga nanonood dyan, laging panalo yan. Pag ako nagpe-predict dito. Oh. Alam niyo na to. Eh, nung nakaraan ba? Nung nag-bet ba kayo? Nung nakaraan, panalo kayo talo? Wala kaming talo. Wala din kayo talo? Oh, betlords naman pala kayo. Bakit 4K na lang yan? Ano yun? Ayun na sinasabi ko sa inyo. Bakit? Bakit kiki mo kayo ano? Nakikinig dyan, kaya naman pala. Bakit puro loss? Ba't puro pula? Sayang naman. O sige, nandito na ako. Kasi naman, nag-post na ako. Susundan nyo na lang. Hindi pa kayo sumunod, di ba? Oh guys. Nandito na si Basalo. Oo, hindi pa kayo sumunod. Sige na. Ilalabas ko na dito. Ano? Ano ang magandang ads dito? Tingnan natin ha, baba. Map 1. Ay, dikit. Grabe. Oo, oh, ako ikaw pamimiliin siya ka dito. Map 1? Hmm. Hindi, match winner. Sabihin natin match winner muna. Regular time, match winner. Talon ako dito. Talon ka? Hmm? Nasa mali ka, tol. Geek pa ako dyan. Nakakita ko na yan. Kumbaga, doon sa may prediction ko, iibayin nyo lang yung bleed. Eh, tinalo ng geek pam yung bleed eh. Bleed dyan. Geek pam yan, dire-direcho na yan. Sila maglalaban ng darling dyan. Match winner mo ako, geek pam. Match winner, geek pam. Ayan. Map 1 yan eh. Doon lang, sa match winner muna tayo. Yan. Sa una. Yan. Tayaan mo yan ang ano? 2K! Yan! Okay na ha. O, match 1. Ito, papakitaan kita. Wow, mga... Map 1 yan, win. Map 1. Geek pam tayo, geek pam? Oh, geek pam tayo, match 1. Ano, map 1, yan. Geek pam, 1K. Saka ito yung pinakainabangan nila kasi ito, sure win talaga ako dito. Ay, nandiyan na nga pala si ano, mag-iiba na istorya pala to. Nandiyan na si Raging P. Oh, Raging P, si Jing P. Sorry, nakalimutan ko. Oh, kakala mo kasi si... Siya nga yung MVP ko kahapon eh. Siya rin! Eh, bala, parang nabalita ako, munti ka mo nang gulpin si Raging P noon dati ah. Tinayuan mo daw yun dati. Ay, di ba? Di ba? Yung mga ganong chismis, ha? Sorry, naririnig ko lang. Ano, tumayo mo na dyan. Eh, natahimik. Di na natuloy-tuloy yung... Wala. Wala ka ganyan? Fake news. Fake news. Ah, titignan. Ako umaawat dyan eh. Ayun pala eh. Mabait pa lang pa si Owe. Kala ko naman. Dadaraanin mo na eh. Teka lang, pakita ko mayroon pang ano dyan? Over-under? Walang over-under. O sige, wala muna. Over-ano talaga ako dyan eh. Walang over-under. Hindi nakalabas yung over-under ngayon, guys. Pero kung nagkataon, mag-over ako dito. Scam yan, si Alo. Huwag kayong sumabay. Gay! Ngayon kayo kumontra. Aba. Di masarap yung hapunan mo, mamaya. Oh, yan. Sinasabi ko. Ano ba mga masarap na hapunan niya yun? Ba? Ay! Ang bilis naman nung drop natin. Kanina pa ba yung drop niyan? Oh, sige, Ojo. Palalakas na ako ng ano natin. Pero ito na nga, Owa, gusto ko na lang pag-usapan dito yung drop dito ng Geek Pam, Mirana, Naga Siren, Razor, and Monkey King. Sa side naman ng Talon, Batrider, Leshrac, Elder Titan. Uy, may nagtatanong na merienda. Uy, grabe naman si Kuya, consistent. Oh, may nagsend kahapon, parang may sugar daddy kaya ata, ano, Owa? Ano? Pizza. Oh, pizza. Lots of pizza. Mhm. Ato. Owa, sobrang flexible nung drop dito ng Geek Pam. Kahit ako hindi ko pa malaman kung sino carry diyan, offline diyan, support. Oo, kasi nag-offline din sila ng Naga, 'di ba? Oo, nag-offline Naga sila. Nagsusuport sila ng Monkey King. Minsan yung Razor nila minimid din nila. Pero yung Mirana, sure support na. Sure support 'yan. Okay, ito na feeling ko. Babasahin ko na ha. Razor mid kasi nilabas yung Leshrac. So baka yun na yung sagot nila. And then magnanaga siren nga sila dyan. Magnanaga siren sila dyan na offlane. Magpo-post 4 sila na Monkey King.
Oh, si Bimbo to, parang si Hinkyo. Hinkyo, tama, Hinkyo tama. Walang maaaw, walang manok. Yun. Kain talaga yan. Eh, kaso nag-slark. Gusto mo ba mag-offline na ganyan pag nag-slark? Maganda, maganda mag-naga dyan. Naga pa rin na offline. Sa bagay, no? Eh, ang kalakasan ng slark, yung mga makukunat na offline. Oo, eh, yun yung nahigupan niya. Nahigupan niya ng Aji. Sa mga ano eh, may ilo eh. Mm-mm. Pero dito medyo mahirap yan. Okay, wager daw guys. Wager? Pero ba tayo dyan? Yeah, first 10 kills guys, ilalabas na dyan ni Derek. Oh, wang. Nako, ano ba ang kailangan pa iban dito? So, Paces Boy, binan nila rito. So, iniisip nila na wala pang carry itong Geek Farm. So, baka yun nga, yung Naga Siren offlane. Oh. And, pero parang Naga carry, pwede rin eh. Mirana Naga sa lane. Pag may level 1 net ka, kaya mo mamatay, di ba? Oo, oh, malakas rin. Tapos, ang kulang na lang ng talent dito. Offlane siguro. Offlane, offlane. Oo. Kung ikaw yung Geek Farm, nakita mo yung strike, anong ano pa ba mga offlane yung available kung magka-carry na Daga ka? Carry Naga, tapos mag-offlane ka. Razor, hindi rin ganun kaya effective na i-bully to si Slark eh. Oo, medyo ano nga rin yan eh. Ano mong maganda? So, tingin ko pwede pa... So, doon, breaker, binan pa nila dito. So, pares yata sila offlane ng kulang. Alakas mo, no? Ni Boss Owa. Alakas na lang, boses ni Owa, alakas na lang. Hello, hello! Yan! Sigaw mo nga, Owa! Hello! Yan, okay na, okay na. Yan. Jaso pass, Owa combination. Patay tayo patay dyan. Patay tayo dyan. Nakita ko nung comment si Boss B. Si Boss B. Oh, si Boss B. Sabi niya, delikado na yata magpa-dinner. Boss, medyo delikado na yata talaga dito. Grabe, pero sakto ba? Maya, may handaan si Mackay. Happy birthday nga pala kay Mackay. Binati nga ako kanina. Oh, ano ay, sabi? Binati ko kanina. Minura pa ako. Bakit? Mamaya pa yung kainan. Uy, grabe. Akala makakain na kagad yung grabe natin. Grabe ano, mapanghusgang. Mapanghusgang nga yun. Mamaya, pupuntahan natin yung busin natin yung handa. Ito, pinakamagandang plano natin, ha? Jaso Pass. Si... si Owa. Aha. Sila Jules. Si mama malakas kumain dyan. Ilang packs ba yun? Si JB, yan. Hindi pa dumadating bisita ni Mackay, dediretso na tayo doon. Uubusin na natin yung handa para pagdating ng bisita ni Mackay, ano ba naman itong handa? Walang birthday ito, walang handa. Nakakain na tayo, nasiraan pa natin si Mackay. Yan ang pinakamaganda. Mamaya, gagawin natin yan. Doon agad kami, di ba? Centaur. Centaur. So, play Centaur. For Talon, Geek Farm, last pick. Mm-hmm. Moron palusob yung Talon. Kaya nga eh, ito na kaligtas tong Centaur na to, ha? Kasi parang ang daming offline na ban, no? Yung lahat ng ban ng Geek Farm, offline yan, di ba? Oh, ilang ba sila sa Centaur? Parang ang hirap sa Wuong kasi, tatakbo lang yan. Eh, lalo na, di ba? Gusto mo yun din kung Razor ka, nasisipsipan sana. Oo nga, no? Kahit may shard ka, kung isang stampede nga lang, parang biglang na-outrap sila dito, ha? Sa pitong ban ng Geek Farm, Centaur pa yung nakalusot? Centaur di ba man, nasa malito, ano? Maliya tayo na. Pero, ang counter nila doon, yung song lang. O, yun yung song, pang nag-stampede. Kaso, set up into arrow. Pwede. Yun lang. Yun lang. Ayun na yung pinakaan nila pag nag-stampede. Nako, ewan ko. Parang, hindi rin naubos yung offline dito ng Talon. Dahil nakapag-centaur pa rin naman sila. Decent pa rin to doon sa lineup ng Geek Farm, no? Oo. Ano natitirang offline kung sakali? Kung ka, ay wala kung ka. Wala, ayaw mo na mag-offline dyan. Baka nag-offline ka na lang dyan, no? Nag-offline. Magka-carry ka na lang na. Monkey King ba? Mirana kasama. Ayaw mo rin? Ayaw. Ano pa ba? Pwede? Hindi rin pwede Ellis? Hindi rin. Wala yung Ellis. Daban na rin yung Ellis eh. Binan rin, oo. Oh. Ursa? Ayaw rin nila kalaban Ellis. Ursa ba? Isben ba? Isben lang yung nakikita natin na madalas. Naku, parang naubos pa. Ayun, nag-keeper of the life. Pugin ang ina. Naloko na tayo. Razor offlane. Kasama si Monkey. Tapos Mirana Naga sa top. Tas hindi, offlane keeper. Offline. Wala na guys. Nagkabaliwa na. Ayun na guys. Ang inaanap na yun sa Geek Farm. Kapong kasi napag-usapan namin ni Jay. Parang standard mag-pick yung Geek Farm. So nawala yung... Nawala yung scheme ano. Kagaguhan. Na ano-ano. Yung rumble-rumble na. Ayun na. Sa bagay dyan kasi talaga sila nakikilala eh. Diba? Pero parang sa sobrang dami nilang mga hero na
biglang minimid nila yung Gondar, or minsan sinusupport nila yung mga pang-carry hero. Eh parang biglang nabasa yung strategy nila, eh, no? Ngayon, binabalik ulit nila yan. O, kanya-kanya na naman. Ay, nag-asahe rin ni Natsumi. So, mid-razor nga to, carry Naga. Kumusta? Kumusta yung carry Naga sa center ba? Wala, login-login yan. Yung Naga, login sa center. Login sa center to? Isang ano lang yun, second skill lang yun, no? So, paparman lang nila yan, paparman lang nila. Pwedeng ang gawin dito ni Jokam, yung kakat lang ba yung creeps o talagang sabayan to? Delay na nila. Suntukan to? Center bat rider, ang lakas niyan. Ang lakas ito sa lane. So, for Scheme, ano yung, nakikita ko kay Scheme ang ginagawa niya, yung laging pinupush out lang yung lanes eh. Nung Gyrocopter siya, Black Cannon. Nung Mirana siya, parang automatic yan, arrow kagad. Arrow range kagad. Tingin ko ganun lang gagawin niya. Kasi maya, pag nakakuha na ng level itong Naga, magja-jungle na lang talaga. So, pwedeng ganun na lang yung gawin nila eh. No? Iwas na lang talaga kagad. Ayan guys, kami ang caster nyo ngayon, nanliit ako kay Owa. Masarap din pala kasama talaga si Owa dito, nanliit po ako. So ayan guys, kasama ko nga po ang ating bagong caster, Owa, kung hindi nyo nakikilala. From Kasabayan ni GBB, Golden Age of Dota. Kung may godfather po ng esports, siya po ay semi-father lang ng esports, yan. TI1, kasama sila Jules, no? Yan, kasama nila Jules, kung natatandaan nyo, Dota 1, Owa, ng Mineski, ng Happy Pit. Nung nag-Dota 2 naman, Mineski pa din. Nag-Vice Esports. Exe, yan. Exe na 2016, di ba? Sila kay Mo. Yun nga. Bago umalis si Abed. Ayun nga, umalis pa bilga si Abed eh. Oh, eto na. Owa, kanino ka dito? Sa ano dito? Sa talo na dito, Basalo. Draftwise. Okay, talon daw siya. Ako, geek pam ako dito. Naniniwala akong pag baliw ka sa Dota. E di ka edad na ni Owa si Kimo. Nagkakalapit lang. Kasi naglalabang kami, elementary ako nun. Pero ang tanda ako guys, classmate sila ni Kimo. Yan. One time naging classmate kami yan. Nagugulat sila. Uy, classmate, nandito ka pala? Mm-hmm. Yan. Sabi mo, di ka papasok. Ayun, epic lang nandyan na pala, di ba? Pagbaliw ka kakampi sa baliw. Pagbaliw ka, kampi ka sa baliw. Ay galing ah. Naging baliw din ako. Ayos ah. Pagbaliw ka, kampi ka sa baliw. Ay na rin si Raging P. Ay, si Raging P, teka lang. Pagbo muna yan, pinapatayo. Op. Na alam na nila eh. Alam na nila yung strategy ng Maki King kung dati nakagawa pa talaga yung Maki King ng mga ganyang pang-asar. Eh, ngayon, parang basado na eh, no? Oo, alam na nila yung daanan ng mga unggoy. Oo, and sa tingin mo ba, ano ba yung dapat istrat talaga dyan sa may makiking? Kasi sinasabi ng iba, dapat inahabol yan ng post 5. Or yung iba naman, sinasabi, dapat pinapahirapan nyo na lang yung lane na solo. Ano ba yung the best na strategy dito? Para sa akin, hayaan mo na lang. Ang hirap din kasi talaga. Ang pinakamahirap na kontrolin sa Dota, hindi Meepo, hindi Invoker, Courier, guys. Ang dami lang namamatay na Courier na alam mo naman eh, no? Kaya nga, kahit wala siyang ward eh, no? Umaga kasi. Sabagay. Eh. Tatago lang. Bosit din kasi talaga yan. Parang last time na nakita ko yan, ginawa nila against dun sa May Darling, si Yowie napilitan pang umuwi para kunin yung bote. Same with the mid laner, no? Parang ganun yung magiging problema mo, sabihin natin. Sige, maganda yung last hit mo dyan. Makakuha mo kagad yung isang buong creep. Eh. Paano papadeliver yung bote mo? Nag-uusap na yan eh. Oh. Yung mid tsaka yun na si Bimbo, kakausapin niya yan si Mac. Ano, Mac? Mano, sa tingin mo, pabote na ba yan? Tapos biglang lalapit na naman yan si Bimbo. Mm-hmm. Eh ngayon, kita mo ha, kahit na wala doon yung Monkey King, naglalakas loob lang na padeliver. Yung kanila mga item, no? Pero ito, Regen P, nagpakita na sa top eh. Wala na. So safe na. Nagsawa safe na yung mga courier na. Oo. Kaso paano sila lalain dyan? Sobrang hina kasi ng putol na kasama niya. Paano nga lalain to? Kahit yata nandiyan siya, wala siyang gagawin. Ano yun? Boundless ride sabay mana-mana? Chakram-chakram? Hindi ko rin talaga magets kung bakit kutol. Siguro so, pang ano? Pambus sa Naga mamaya. Ah, pwede. Chakra-chakra niya, mabilis yung mirror image. Oo, yun naman, nakikita naman natin yan. Or baka yung mga early vessel, no? Oh, yun, mga early vessel. Yun para naman yung item yata niyan eh. Parang hirap naman mag-item ng travel agad dyan or kung ano pa yun yung mga bubuhayin niya. Ay, nakawala yung mga manok. Ano to? Si Monkey King yan, si Monkey King. Nakawala yung manok.
Wala na siyang mahuli. Eh, nakapag-out na yung mga manok. Paano yan? Wala rin kasi sa... Ayun, napigit pa siya. Sabi niya, dito. Dapat yata hindi talaga siya bumalik dun sa lane eh. Kung gusto niya manghunting ng manok eh. Oo, isa lang talaga, no? Dahil na wala siyang vision, no? Oo, nga. Di rin siya naglagay ng vision dun. Si Sinkyo, lagi may vision na dun sa may... Kung ganyan taas yung... or gitna, di ba? Mm. Kung ganyan. Kung ganyan yung word placement niya, dapat dyan siya naapeto sa triangle ng, ano, dire. Dito? Para, so, ba? Oo, pwede niya makuha yung mga manok sa kanan eh. Mm, pero yun, piniping siya. Alam. Okay. Pero kahit na alam, talaga naman po, ang hirap pa rin. Bok. Parang, oh, wala ako. Paboritong hero mo rin yan, oh. Jokes to go sa'yo yan, oh. Ayun, oh. Uy, Diyos ko, nakakapatay mo rin talaga. Crucial yung communication dyan. Oo. So bagay kasi, ang hirap eh. So, lalo na sa early, sobrang importante ng last hit. Ngayon, kung medyo titingin ka pa sa mga gilid-gilid mo at para kontrolin yung courier mo, mawala ka sa focus eh, no? Oo, mawala ka talaga. Pero ganun ba man, guys. Ito, maganda yung last hit dito ni WS. 15 last hit na agad siya. Yung nasa taas din ay Slark. Dahil nga, kotol lang yung kanyang katapat dyan. Eh, okay na okay din naman yung lane doon ni Akashi, no? Sino may last hit ni Cox? Ay, gusto ko. 5 lang. 5 lang? Kasi... Aasa lang siya sa Illuminate dyan eh. Oo, and kung sakaling malasit mo isa sa Illuminate, baka yung iba, matinay na doon agad, no? Tapos may, oray, meron pang creeps dito ngayon, so isang buong creep wave mawala sa kanila, hindi mukhang pinupush out na. Nung Slark yun, on the mid lane naman? Lamang si Mac. Sino ba lamang talaga dapat dyan, yung Leshrac o yung... Razor. Razor talaga yan. Pero ito si Natsumi, napa-TP out. Tier 1 tower lang naman titP out yan. And meron naman siyang salve. So, okay lang. Naka-regen naman siya dyan. Yun nga lang. Kailangan niya mag-ingat. Once na mamatay ulit siya, wala na siyang TP, no? Oo. Maglalakad siya dyan. Mm-hmm. May sound ng Discord. Pa-off nga ako yung Discord. Yan. Okay na, guys. Boss, hello, Kimo. Si Owa po kasama ko ngayon. Nakakatawa si Yowie, Huskar Lords, patay, kinabahan pa, blacklist sa Darling, sabi. Eh, kahit naman pinaka the best na Huskar player ka sa Dota, hindi prone ka naman din sa pagkakamali eh. So, nagkamali lang, guys. Kaso, crucial nga rin talaga yung pagkakamali na yon. Oo, guys. Diba? Okay lang yun. Earthshaker Lords ka, si Woods dati eh. Sigurado may echo na rin sa lupa yon, diba? Oo. Oh. Naku po, yun yung sinasabi natin. Pag namatay siya dyan, walang TP yan. Naku, first blood. Makakukuha rito ng tala ng joke. I'm getting that first blood is brought to us by 1xbet. Take advantage of 1xbet bonus up to 6,000 pesos. Welcome bonus pag nag-register kayo sa 1xbet. Promo code natin, Kuya Nick. Matatabang letters po lahat. Kasing taba po ni Kuya Nick. Ay, sorry. Ay, wala. Malaking letter. Yan, tama. All caps pala. Message lang kayo sa Koenig page, guys. Let's go sa 1X bet. Sino ba mas malakas sa inyo ni Koenig? Ako. Ikaw ba? Parang sa height kasi, yung height mo kasi maganda na yan sa ganyang katawan. Yung kay Kuya Nick, taba na, ang let pa eh. Hirap eh. Tinanayan natin si Bimbo, nasa mid na. Ayan, naghahanap lang, no? Si, may balita ka daw ba kay Woods? Si Woods daw ba, eh, dinagdodota? Nakakalaro pa rin si Woods. Ah, naglalaro pa rin? Anong ginagawa ni Woods? Sa bahay, nag-aalaga ng mga anak, tas... Dota lang. May mag-iibang bansa na yung boss natin. Ay, grabe naman wala talaga. Si Sir Woods. Mag-Japan. Mm-hmm. Ayos ah. Pero ay nagdodota pa daw guys si Woods. Pakunti-konti na lang, hindi na professional. Marami rin eh, no? Si Jujero nawala din. RR parang nawala din yung team niya, no? Mm. Medyo naglaylo na rin yata si RR. Wala akong balita kay Boss RR. Mm-hmm. Nakaraan may team pa yun eh. Dahil lumaro pa sa Predator League yun eh. Mag yata yun? Yun. Tapos gaming. Nagsama-sama rin sila ni ano? Ni Eris siya. Tapos, si Maggie. Sino ba yung ano nila nun? Kasama nun? Si Asta yata. Si Asta carry nila nun. Nanalo pa sila nun eh. Nag-grand finals sa Philippine Qualifiers ng Predator League pero nawala din kaagad. Okay. Grabe ka naman Kuya Nick. De, babawi ako lang guys. Nasa ano ngayon naman eh. Nasa pahinga kasi si Kuya Nick ngayon.
Yan. Hindi naman din masya makapanood. Si Jeyo Bosalo, nasa Canada si Jeyo, eh, no? Wala, wala. Hindi po natin alam yun. Wala na. Mm-hmm. Balita ay Jeyo. Pero ito na nga. Oba, maganda yung start ng start. Maganda rin yung start dito ng Centaur. Di ba delikado geek pam dito? Delikado. Sa hero pa. Pandil sila sa illusion ng naga. Okay, yun ang tatanong ko pa sa iyo, eh. Kung, naku, kaya-kaya tani nila yung naga siren, pakalawang beses na yan. Dalawang sunod sa iyo namatay dito, Natsumi. Sina-shutdown siya rito. Sinabi na natin to, eh. Parang hirap talaga mag-naga siren dyan, eh. Pero, oy, magkakabakbakan dito. Amplify damage, kinamit si Yuan. Patay. And napatay niya rin itong si Mac. Solo kill. Salong-salo niya yung Diabolic dun. Kaya, ano yung masasabi mo din sa may bagong double damage? Hindi na double damage, yeah, amplify damage na siya. Amplify damage na. So, meron ng damage, o meron ding amplification to sa may magic, eh, no? Pasok na nga sa mga int yan. Oo, maganda nang ibigay rin kahit sa mga, ano, magical. Oo, dati kasi talaga, yung carry lang, no, kukuha niyan, kasi normal. Ngayon, pati spell, eh. Oy, and ngayon, Raging P, nahuli pa! Yung unggoy, mga sir, delegado rito! Bumibili na Red Horse. napunta lang naman sa tindahan, biglang na. Ikaso, Licor Van, eh. O, Licor Van! Huli siya. Hoy, sabi, hoy! Hoy, bimbo! Anong ginagawa mo dyan? Anong oras na? Bibili ka pa? Naku, nadali si Bobims doon. Dahil gusto niya, ano, gusto niya sanang kumuha ng, ano, no? Wisdom rune. Eh, kaso nga, curfew. Tatlong tanod yung nag-aabang. Patay tayo dyan. Hindi narinig sinasabi mo. Hala, di ba? Alalakasan mo lang yung, ano, boses mo, ba? Ayos lang yan, guys. Alam nyo naman, kahit ako nung umpisa, nilagdat nga ako, eh. Ano pa lang naman. Pero mababait naman yung mga viewers natin na yan. Oo naman, syempre yung mga kalug lang yan. Yeah. Minsan kakalugin natin yan. Kalugin nyo kami. Ito naman si... Tinan si Jasosa. So may pa... KFC sa inyo? Kala ko Starbucks. Ba't may KFC? Ay, pati naman, paano ka lilit dito? Puro ganyan yung pagkain nyo dyan, di ba? Lagi may pagkain. Ingay ng caster. Okay. Ano yun? Ano lang yung mic? Lakas yung last nyo pa kayo mic niyo ba? Pero, mga ano lang yan, guys. Abangan nyo, mga isang linggo lang yan. Barubal na rin yan magsalita sa mga. Oh, Jokam. Pinatulog dito yung Razor. Oh, pati yung mga counter na initiation for Talon on point. Hindi makahabol dito. Ganda rin na Elder Titan, eh, no? Oo, napakaganda niyan. Kumbaga, isa siyang disable na kahit malayo ka. Oh, tama. Oo. Ang ganda pang setup. Ambition pa. Ang minsan, ang hirap pang, ano ba, makita. Oo. Pagka nagkakadagulo-gulo na, makikispata mo pa ba yung kaluluwa na mag-i-stamp sa'yo, no? Kasi minsan, di mo siya mapapansin sa clash, eh. Totoo. Diba? Alam ka naman, tingnan mo pa yun. Siyempre, titingnan mo yung mga hero ng kalaban. Kaso, wala, eh. Nandun na pala sa harap mo, eh. Nakatulog na tayo. Wala na, patay na kayo. Okay. Scam naman, carry na dapat ulit sa tingin mo, wa. Scam carry? Is time na ba? Para sa akin, no. Mag-carry na si Scam. Kaso hindi siya makakapag-captain nun, eh. Pero nandito si Mac. Sa may bottom lane, guys. Tingnan natin. WSU kalababa natin. Kaya pala na patay yung Centaur with that boundless strike. Parang pwede naman. Kaso buhay pa din ang kunat naman. Ay na si Mac. Kaya si Mac. Naku po, nilulusaw ng Diabolic Edict. Another kill. 4 Talon. 0-6 na mga sir. Sabi ko naman sa inyo. Ayun yung maniwala, eh. Talon talaga. To sino pala sinasabing Geekbam? Talon ako dito, ha? Oo nga. Sinabi namin, talon kami. Ang kulit niyo. Kaya nga, eh. Pero, uy, huli yata. Si Cox, eto na si Stampede. Big Black Cox na huli. And then si Raging P. Si Jing P. Muntik na masunog yung puno. Muntikan lang. Pero grabe yung pressure ginagawa rito ng talon. Sobrang aga na ito. 10 minutes, 4K na, ha? Paano pa makakabawi Geekbam dito? Ano kailangan nilang gawin, wa? Kailangan nilang gawin, mag-farm muna. Hindi nila kaya sabayan nga kasi yung kotol nila, wala pang bezel, ang baba ng level. So gagapangin talaga yon. Lulusob yan, sabi ko naman sa'yo, kita ko yung lineup ng talon, palusob lahat yan. Oo nga, eh. Isang Stampede, talagang may mamamatay dyan. Parang, ewan ko, kala ko nga, may mid delay yung kotol. Para kung sakasakali, medyo maaga-aga rin yung
Ayun na, try ulit nilang patayin. O, tatry nilang patayin to. Baka pwede naman. Kaso kukula talaga. Ayun na naman, buti na dodge ni Natsume yung stamp dito ni Ponyo. Pero buhay pa din si WS. Paano din napapatayin to center na ganito? Napakatalino, nag-rate man pa na isa. Ang hirap patayin ni center. Ang taas ng armor, guys. O, patay sa inyo, MK na walang third skill. Walang jingo. Walang damage output yun, gaano. Sumobra na sa kabaliwan. Pati ako nabaliw na. GG tayo dyan, boss. Doubt talaga ako dun sa Kotol last pick eh. Kaya nga eh, palusob yung kalaban. Tapos ikaw, Kotol ka, siyempre eh. Nag-fusel na, Lu. Ha? Ano na mangyayari? Akashi. Rising Star. The Rising Star. Papalitan ng si One True Carry. Oy, sino ba One True Carry? Si Raven? Si Raven. Napapa-offlane, napapa-carry si Raven eh. Confused pa eh. So, confused pa si Raven eh. Kung ano ba talaga ang gusto niya pang gawin sa buhay. Pero sana, pag-decidido si Raven, mag-carry ulit siya, di ba? Kasi naubos na yung carry ng Pinas eh. Oo, kailangan ka ulit, Raven. Alam mo, nagpapahinga lang yan. Numapanahon ko kasi, ba? Ako talaga pinakamalakas mag-farm eh. Nung? Numapanahon ko. Oo nga. Ban ako sa baryo namin eh. Baliwag? Oo. Ay, lahat. Lahat ba naman sa kahan doon, pinarm ko eh. Ban talaga ako doon. Sarap, lalo sa shop, ano, shop sa harap ng BU. Uy, uy, grabe, pinarm mo rin yata yun ah. Pinarm mo rin yata, i-detect doon ah. Sarap dumayo doon, lakas ng aircon. Oo, oh, na-farm din. Yun oh, Jaso Pass, may ligaw pa rito sa harap ko. Hey, Jaso Pass, ML43. Nakapos na sa kalaban. Sige, kwento mo yan, Lo. Siyempre, kwento ko to. Nakaangasan natin si Owa, di ba? Pero ano ako dun? Madalas ako dun sa baliwag. Siyempre, lagi kayo dun si Kuya Jerry. Ang ating doggy. Mm-hmm. Paano niyo ba nakakilala si Jules? Si Jules? Oo. Paano kayo nakakilala ng Jules? Matagal na? Wala, ano lang yan. Parang nakakalaro-kalaro ko. Wala pa, kids pa si Jules doon. Nakakalabang ko, pero matangkad na siya talaga siya. Oh, magaling magdota na talaga. Magaling na, simple. Ano kasi yun, tahimik lang. Ang mga kasama niya, mga trash talker. Ayun. Matututukan ng baril yung pag ganun. Pag trash talker ka. Boss, alo, tanong mo kay Owa, si Ditek ba talaga o Balogs? Oo nga naman. Alam mo, may Balogs doon yung sislingan. Baka naman doon ka natambay, hindi sa Ditek. Baka sa Balogs naman talaga. Ay, hindi ko matandaan yung boss. Sa Baliwag ba yun? Oo, sa Baliwag. Katabi ng Ditek yun, yung kainan. Baka nakainan. Basta nakainan na yan. Wala, nakainan na yan. Matik yan. Natikman na yan. Natikman na ni Owa yan. Alam ko, nadadayo kayo sa Maymay dati. Kasi sa bang, maraming PC doon. Saka Maymay Baliwag. Yan, naku po, sigurado yan. Maganda yung upuan. Mm-hmm. Tapos, anli kuha lang. Ayun! Ng snacks. Yun! Ayan na, si Bimbo, wala nang patay. Ginagawa. Ito si Raging P. The Bimboker daw dati. Aray ko, best. Huli na naman siya. Zero 8 na. Ginagawa niya kasi... Divert lang attention sa kanya. Habulin niyo ako. Yan. Pinagpaparm ko lang yung mga kasama ko. Yan. Tama yan. Tama yan. Minsan sa Dota, guys, kailangan gawin mo din talaga yan eh. Yung tinatawag na space created. Kaso may nakakaparm ba talaga sa kakampi mo? Okay ang gawin. Kung talagang... May purpose. Oo. Kung hindi yung mamamatay ka lang. Mamamatay ka lang, di ba? Mga 0-11, 0 ano, wala kang nangyayari. Pero, siyempre, naga naman sila eh. Ay! Huli na naman si Mac. Hindi nagagalaw to. Double stun, magkoconnect, and Mac goes down. 0-9. Guys! Mga naka-10 kills dyan, kakabahan pa ba kayo sa talon? Ano to? Road to disband ba tayo dito? Medyo ano to ah? Masakit-sakit to, boss! Guys, di pa to finals. Geek pa, huwag muna kayo mag-choke. Finals pa, ano? Oo, sa finals na. Ano, napapaaga yata yung ano rito ah, yung choke ah. Patay tayo dyan, boss. Paano ba masusolusyonan to? Ayun na naman, munti ka na mahuli ito si Cox. Beijing P. Nandito lang sa may punuan. Ba't ganun yung comment mo? Ano? Parang nakabura. Wala yun, ibig sabihin, hindi nakikita yun, no? Pampagood vibes lang. Nag-geek si Alo dito, no? Sabi ni Kimo. Uy, totoo ba? Geek ka ba? Ano ha? Ay, ano Kimo? Talo na ko dito. Akashi number one. Sinasabi mong geek, bam. Saan ba tayo nakabit? Oo! Oh, gago, nakabit nga pala kami! Okay lang! Okay lang, nasimulan... Matchwinner?
dapat pala malungkot ako dito. Oo nga pala. Lagi pinaalala naman ni Kimo. Masaya na ako eh. Dapat pala bumit tayo ng Game One pag may hero na. Nawala sa isip ko yun. Nangataya nga pala kami. Si Raging P, tamang scout lang oh. Huwag ako kanina pa yata eh. Isang oras na yata dyan guys. Baka nagtitimpla lang ng Jing Calamansi. Nagtitimpla lang ng Shempo chan si, ano, si Raging P. Sabi nga, oh, dito lang muna ako sa puno ha. Teka lang ha. Titimpla muna ako ng ano, ng Shempo. At sarap ng Shempo. Nahuli. Sabi sa'yo, huwag kang gagalaw. Makikita siya din, uy, di pa tumama yung araw, lahat ng skill, hindi na nagtatatama. And Raging P goes down, 0-10 na mga sir, ayun, nakaisa na. Itong Geek Pam, 1-10 guys, after first 10 kills, nakaisa na yung Geek Pam. Ito na yun. Ayan na yun guys. Ito na yun. Huwag na yung mga anib. Yan. Kami na bahala dyan. Yan. Sabi first, ng Geek Pam. First 10 kills guys, nakuha nga po ng talon. Again, sa mga tropa natin yan, gusto nyo mag-bet, eh mag-PM lang kayo sa Kuyunik page. And let's go sa 1x bet. Okay. At least kahit pa paano yung network ng Naga Siren, no ba? Kita mo naman. Oo, naman. Nakakasabay naman. Nakakasabay yan. Naga pa rin yan, guys. Kaya niya yan si Slark mamaya. Ang magiging problema niya lang dyan si Leshrac. Yan, si Leshrac. Kasi ito nga, yung talagang may pang deal ng damage sa mga illusion. And I think yung Shroud ngayon, hindi na kasi gumagana sa illusion yun eh. So... Dati parang okay na eh dahil may magic resistance na rin yung mga illusion mo dahil sa shroud eh. Ngayon wala na yun. So delikado ka na lang kay Leshrac. Pero scam, naubos na yung leap niya rito. Maabutan ba may dust patay? So mukhang patay na nga yung Merana rito. Scam goes down. Unstoppable para dito kay Shuwan. Si Samael po ba yung kasama? Oh, ako yun boss. Yan si Samael po to. Si Samael. Mahihayin pa lang po guys. Pero sa mga susunod na linggo, tarantado na rin po yan. Oh guys, abangan nyo lang. Mainhin na tarantado po guys. Okay, ayan, po yan. Abangan nyo. Bugok pa. Huwag nyo. Ah, mali. Huwag nyo lang tayaan. Mali sira. Nga yan. Well, mali yan boss. Hindi ka naman pinipilit tumaya ng Geek Bomb. Huwag nyo sisihin yung Geek Bomb. Ba't kasi nagganitong lineup? Wala sisihan. Pero bakit kasi ganito? Ba't ganun? Oo. Eh na, pampasaya mo lo. Naninisi rin pala ako, no? Sorry, hindi. Huwag kayo maninisi. Masama yun. Oo, wag na. Yan. Kayo pumindot eh. O yan, tama. Ito, wa. Dati, pro player ka. Oo. Bay-bay-bet sa inyo. Oo. Eh, na yun, nagagalit sa inyo. Oo. Ano mo masasabi mo dun? Eh, kayo maglaro. Oo. Ano magbibet? Yan, nakaganti na rin, no? Nakaganti na din. Tagal ng panahon, puro laro lang. Yung binabash-bash nyo yung player, di ba? Yes or no lang naman ng sugal, guys. Oo. Oh. Eh, napunta kayo sa no? Dapat ayun. Yes ang sagot. Oh. Walang sisihan, ikaw kasi. O yan, tama yan. Basta tatandaan nyo, walang sisihan. Kayo kasi, di ba? Again, ha? Walang sisihan, guys. Pero, gusto naman yata kami, ha? Pero, ang gold lead... Hindi tumataas masyado. Yung network, sino una? Tinumulo. Oo nga, no? Eh, sabi ko nga sa inyo kasi, chill-chill lang. Oh, ayan na, guys. Dineliver na po ni Jules Me Dagot De Leon. Ang aming Starbucks dito. Napakasarap talaga magtrabaho sa Lupon. Grabe, guys. Mm-hmm. May crush ka na ba dito, ba? Wala. Uy, sabi, may crush ka na daw dito, eh. May crush na. Ha? Ha? Wala, si Ate Michelle eh. Si Ate Michelle, show my life, yan. Pero, ay, nahuli na naman si Jing P. Si Jing P guys, pero ang ganda ng kanyang boundless na dalawa. Pero ito na kayo sinasabi natin, Stampede ginamit lang BKB ni Mac Arecubes. Kinain siya ng lupa, pero ito na yung song ni Natsumi. Reset muna tayo. Takbo. Out. Or palaban pa ba sila? Parang ayaw pa mag-back ni Cox. Lalaban pa. Lalaban pa. Oh, nandito pa nga si Jing P eh, oh. Ay, naputol yung puno. Si Omid. Aray ko, bes. Aray ko. Raging P goes down. Grabe nga yun si Jokam dun. Oo nga eh. Four-stop, no? Inano niya lang yun, ha? Yung pinner skill. Sabay, nung nakita niya na nandun sa may puno, tinalo na niya na kagad sabay four-stop. Oo, ha? Huh? Ito rin ba sagot? Orchid na si Naga? Orchid Naga Siren. Ano ba mga timing nila dito ba?
Kasi may BKB na yung Razor, Orchid na yung Naga, ano pa ba? Kailangan niya pa talaga ng 2 items at least. Kanino? Kay Naga? Naga Siren. So, doon na tayo sa kailangan, nakataras na siya or ano, taras international. B-Ply. Maganda ba B-Ply dito o ano, XP item? Kasi Lash Rock. Unahin yung taras. Kailangan niya heart. Heart muna. Heart. Or Shroud. Pwede Shroud, no? Shroud, pwede Shroud. Oo nga, mukhang maganda rin yung Shroud dito. Parang Shroud. Wala na masyado nag-ano, no? I-Skadi. Sa Naga Siren. Ayun, Shroud nga siya. Shroud nga. Bakit nga ba eh? Parang pwede pa naman kasi may HP naman yun. O nagbahal ba kasi? Parang, kasi puro ano eh. Illusion na lang talaga yung pinapalaban eh. Pwede yun sa huli na talaga. Yung talagang magbibikib ng Naga. Mm-hmm. Papalo na yung original hero. Mm-hmm. Sabagay, hindi kasi tumatalab yung ano eh, no? Uy, pero ito na nga. That's of him, bahuli pa ba? Wala siyang song dito, ginamit niya sa may gitna. Mamamatay si Natsumi, awit pa. Aray, nadamay pa si Mac. Late na yung kanyang BKB. And double kill para dito kay Shuan, na meron ng Bloodstone. Ay, si JP, nahuli pa. Yung unggay sa punuan. Ako po. And 116 tayo mga sir, sa haba-haba ng pinagpa-farm natin. Sa kangkungan lang din pala ang punta. Uy, may nag-comment to. Ano sabi yan? Malungkot boss Alo. Haha, sagot ko na merienda nyo. Paano ba mag-send? PM ako sa page? Yan, PM ka lang sa page, boss. Tasagutin ka dyan ni Jasopas. Yan, ibibigay sa'yo ang mahiwagang Gcash. Pag nilabas lang ang mahiwagang Gcash, isend mo lang. Pero, wah, ano to nangyayari? Kaya, ang dami na lang oras na pinagpa-farm natin yung gig pump. Pero pag nahuli, nakikita natin eh, killable pa din eh. Hindi ito yung nakakaalis na naga eh. Or yung makunat-kunat. Oh, wala, walang susuporta sa kanya eh. Four stop lang. Paano nga? Ano ba to? Paano naga? Paano gagawin natin dyan? Wala silang support na pangligtas. Di ba? Yung mga tipong may Oracle ka man lang or kahit na swap save or lubog nung SD. Well, hindi ganun yung mga support nila eh. Cute. Hindi ko talaga maintindihan yung gustong gawin ng lineup ng gig. Baka yung mambaliw lang, 'di ba? Yun naman talaga, doon naman talaga malakas yung ano eh. Yung gig pam sana eh, yung mayaman yung lahat, mambabaliw lang. Kaso ang ganda ng start ng Slark. Mhm. Parang nawala sila doon sa may last pick nila na Kotol eh, no. Yung ang dating dapat ng lineup nila is rundown eh. 'Di ba ganoon sila maglaro, yung talagang dire-diretso lumamang na konti. Mas okay pa siguro kung ginawa nila offline Razor eh. Pwede. Yun nga iniisip kong isa. 'Di ba? Nandiyan na yung lineup eh. Tama. Analyze na lang yung lane. Pwede. Magiging effective din si Kotol kung naging off, ano siya, mid. Oo, oh, yung dire-diretso na lang yun. Kung mayaman din naman na Kotol yan na may beses agad. Oh. Alam ka naman, hindi nila mapatay kanina yung center na makunat, di ba? Ilang beses nila ina-attempt din yung center eh. Kaso, wala talaga guys. Kahit nasabihin na natin na lamang yung Razor sa Lash Rock, kating ko mas okay pa rin gawin yung Kotol gawing mid. Mm-hmm. Ang mali ng geek, si Jing ang tinanggal, boss Alo. Ayun. Paano naman natin malalaman kung tama o mali agad yun, guys? Parang mali at... Ano lang naman yan? Siyempre, nasa sa kanila yan. Malay nyo naman, hindi sa outside Dota yung problema. Okay. Maraming mga ganyan eh. Di ba, may mga kinik ka na ba, Juan, ha? Ano? No. Alam, marami ka na raw kinik na ano eh. Makukulit lang eh. Malakas mag Dota, pero makukulit sa outside Dota. May mga ganyang player, di ba? Tama? Oh, my God. Oh. Paano mo mapakisamahan yun? Yung tipong alas 11 tournament nyo, gigising 10:30. Oh, di ba? Tama ako dyan, no? May mga ganyan, no? Work etiquette pa. Oh, tama, tama. Magaling kang mag-Dota. Eh, paano naman yung iba mo? Nakaka-apekto ka na sa outside Dota. Marami rin aspeto. May maraming factor yan. Hindi naman natin sinasabing ganun si Jing. Wala akong input dyan kung bakit sila nagkatanggalan, ha? Pero maraming ganun, guys. So, hindi lang... Siyempre, sinasabi ko lang sa inyo, maraming factor kung bakit nagkakaroon ng kika na ganyan sa isang team. Oh. Bahala na sila. Sila nakakalam ng system dyan. Yung iba pa nga, nagiging, pag may girlfriend, nagiging call center eh. Hindi pong nasa loob kayo ng isang kwarto, matutulog na yung iba. Kayo, nakaka-video call pa kayo ng girlfriend mo hanggang alas 3. Okay. Paano makatulog yung kasama mo nun? Mahirap talaga yan, no? I-form yung team na, no? Solid diba? Talaga yung parehas kayo ng page, parehas kayo ng goal. Oh, diba? Basta kami, ano lang yan, pinapakita lang sa amin sa inyo na maraming factor. Marami talaga, guys. Hindi yan dahil bobo lang mag-Dota o tanga mag-Dota. Kaya kinik.
Meron nga, isasali ka dahil masunurin ka eh. Oh. Kahit na yung ano mo. Aw-aw ka lang, baka aw-aw ka lang, no? Physical skill mo, hindi ganun ka, no? Pero maganda yun, ha? Mas gusto ko yung ganun, yung wala masyadong, ano, ego ba, di ba? Minsan, nag-work yung ganun, eh. Smooth lang, kalma lang. O, isang utak lang tayo, ha? Sundin lang natin to. Okay na yan. Kesa naman yung superstar kayo lahat, di ba? Tapos, madami yung idea, di nakakasundo. Magkabatid ba si Myong at mga boss? Yun. Muntik na. Yun. Muntik na, hindi lang ako pumayag. Yan, yan, yan. Ay. So, di pa nag-roll. Ako nga, boss, gumigising, mukha ni Jules nakikita, sira agad araw, sabi ni Polok. Ayun. Tama ka na, Polok. Mag-banding muna kayo dyan ng lola mo. Kiss mo muna. Kiss mo muna yung lola mo dyan, Polok. Shout out kay Boss Jay dyan. Yan. Unang nakasama. Solid, solid, no? Daldal din, no? Daldal din yan, eh. Kinginang yan, eh. Kung ano naman pinagsasabi niyan, eh. Oy, landlord! Ngayon. Okay? Oo. Wala pa silang... O, kumalma ngayon, kumalma. Ayaw nila mag-rush talaga, no? Talagang chino-choke lang nila yung ano, gig pump. May mga ganyang strategy ngayon. Oo. Yung tipong hindi masyado ma-objective, pero talagang naghahanap lang ng kill sa mapa. Hanggang sa mainip na yung kalaban, no? Oo. Pero parang ito na eh, sabi nila, it's time na yata. Kunin na natin to. Pag ganyan... Pwede kay Lash Rock yung Aegis eh, no? Kay Lash talaga. Kasi hindi naman siya yung... I mean, hindi si Slike yung papalo ng tower dito. Hindi siya ang frontline dyan. Tama. And parang hindi naman din siya mamamatay. Usually, ganun ginagawa talaga first Roshan. Oo? Sa mid... Kung sino babasag din. And eto, huli! Okay, Scam, nadali na! Akashi rito, killing spree na yon. Hindi ko na-check kung ilang agility na yung nakukuha niya. Pero Naga Siren naman going for butterfly, fourth item, butterfly for Naga. Damage item na. Tama yan, kasi mag-i-split lang ulit siya eh. Yan lang talaga. Mag-i-split lang talaga yan. Si Bimbo na lang ata natitira sa Mines King, naglalaro sa pro scene, Boss Alo. O yata. Oh, si Bimbo na lang. Si Bimbo na lang. Abangan nyo rin guys, pag nag-retardi si Bimbo, tatin din yan. my childhood idol, naalala ko kasama mo si RR. Dumayo sa Tarlac. Uy! Open armor rin yan, oh. Patagal na rin, oh. Guys! Sa mga tropa natin dyan nanonood, sino-sino dito pinarm ni Owa. Tiga saan kayo? Saan naparm kayo ni Owa? Yan. Nampaparm yan. Pinarm nga rin kami yan sa Bulacan, eh. Ayun na. Ay! Mga papatay nila to! Center War Runner! Namatay na sa bakas! And then, ito rin si Shuan. Kaso may Age of Immortal yan. Papalagyan, Bombi. Okay, takbo na. Para dito kay Raging P. Stuck ka na naman, bigay mo. Ay, di ni normal? Iba yung inahabol nila. Si Natsumi, nakita nila yung tunay. Pero may song, TP out. Walang BKB. Okay. And makakapag-out, hindi rin nakapunta kaagad dun yung... spirit nito si Elder Titan, pero sa wakas napatay na nila yung Centaur War Runner, and mukhang pwede pa. Pinakamakulat yun, nakakuha nila yung kill eh. Okay pa naman yan, 7k network lang yan, no? Kaya pa yan, isang clash lang yan na ma-turn around yung Talon. Pwede nang mag-iba yung story yan. Oo nga eh. And ang maganda dito kasi nakakasabay naman sa farm yung Naga nyo eh. Naga pa rin naman to eh, no? Kumbaga yung scaling niya against do sa Slark, hindi malayo na... Kumbaga may comeback pa dahil Naga Siren sila. Oh. Lamang sila sa carry. Hirap kaso, outscale sa farm yan si Naga. Tama. And eto lang problema. Problema talaga yan. Si Naga lang talaga ang hero yata ng geek farm dito. Patay etong si Mac. Another agility for Slark. Breaking peak, kakabuhay lang. Stampede ginamit sa kanya. Makakatalong ba siya sa puno? Hindi. Nasa kasaan siya doon. Tinamahan pa ng flame break. And Jinpi goes down. Two heroes down the side ng Geek. Aray ko, best. Aray ko talaga yan. Ang bilis na maglaro. Nagtipi na sa top yung Slark. Ang gagawin kasi ng Talon dyan, Lo. Hahanapin ngayon ang hanapin hanggang sa dumami ng stock ng Slark. Slark, no. Hanggang din na kami makalaban. Katulad nito. Kakasong lang nito kanina, di ba? Na-pause na yan. O, di, huli na yan. Huli na talaga yan. Naku po, mamamatay ba dito itong si Naga Siren? Mukhang ganun na nga. Ang kwento dito, tama si Owa dyan. Hanap-hanapin lang talaga yung Geek Farm dito sa mapa. Hanggang sa ayaw na nilang magdota. Grabe yan si Owa, harang sa Mineski, POP, Santa Mesa dati. Ayun pala eh. Kahit tiga dun kasi ako, boss. Sa Santa Mesa? Teritoryo ko yun. Oh. Bawal maglagay ng ibang plug. Yung may sogo dun, di ba? Sogo.
Sa Santa Mesa? Tambay kasi si ano dun eh, si Jasosas eh. Dun yung sunod-sunod yung ano, pahingahan ng mga taong pagod. Ayun pala, yun pala. Santa Mesa. O paano to ba? Paano natin isasalba tong gig pump? Tingin ko, go for game 2 na to. Game 2 na to pa ganyan? Game 2 na talaga. Wala silang comeback potential ah. Okay wala, guys. Hirap. Sobrang hirap. May lesionak pa sila, busy to make yan. Mm-hmm. So, oh my god. Tingnan natin, paano gagawin nila dito? Akashi, tinalo lang agad yung Razor, 4-stop gagamitin. Okay, ulti, na-force nila dito sa may strike. Oh. And merong Song of the Siren dito, Arrow will not connect. Uy, makukonekta sa may Bat Rider nga lang. And umaharap nito si Shuman with the Aegis of the Immortal. Hindi siya matatakot. Lalaban pa sila rito, babasag sila dito ng Rux. Kaya pa bang dumipensa ng Geekbam? Wala silang Song. Wala silang Moonlight Shadow. May Wukong's Command. Pwedeng gamitin. May Wukong sila. Wukong's Command na napaka-cute. Wala nga ng damage. Oh, and sabay may Wind Waker. Ito si Shuwan. Apakayaman. Aray ko, bes. Ang hirap patayin yan. And ito na nga. Diretso na ulit sila. May 45 pa naman. Ito side ng Geek Bomb. Oh, Force Bang gamitin. Ayun na nga. Ginamit na. Ano na next target? Lalaban ba ang Geek? Or a geek ang mangyayari. Ayun lang talaga setup nila. Ano? Wala nga eh. Into Arrow, into Tulala. Natulala ang 2K. Tulala ang 2K. Natin guys. Tulala ang 2K. Bawi na lang game 2 sa tingin ko. Mahirap na to solusyonan. One more push. Oh yeah. Sabay-sabay. Sino magandang target sa Talon? Sino to targetin nila? Slug pa rin ba? O doon na sa mga dalawang support? Slug na lang. All in na sa slug. Wala silang pang jump. Kotol, Razor, Naga. Song lang talaga ang pang-initiate eh. Song Arrow lang. Song Arrow. Kung mag-wukong man, tatakbo lang. Wala talaga sila. Ayun, yung muntikang pumahuatak. Ito na, kamali na yung Batrider. Pero kahit yung pagkakamali ng Batrider guys, hindi sila mapanish. Okay? Napapush pa naman ng illusion yata nung Naga Siren yung mga wave. At wala pa silang creeps dito. Smoke na nga sa side ng Geek Bomb. Kaya pa ba? Ayan. Uy, huli. Ayan ang pinaka... Si Panya. Madadali rito. WS, pwede rin naman mabigyan din. Up, may tumalo sa may backline. Yung Batrider, inatak niya kagad dito si Cox. Dalawa tirmanong stun and Jingpi. Pati si Cox namatay. Namay pa pala si Macdun. Tatlong heroes pa yung naging kapalit ng Elder Titan, boss. Ano? Wala talaga sila pang laban. Napakahina nila sa skirmish. Paano to? Hindi ko na rin alam. High ground, mahirap. Parang inuunti-unti na lang yata sila rito. Kumbaga may sugat na sila guys. Nilalagyan pa ng kung ano-ano. Wala. Inuunti-unti na sila. Nama-maximize na yung lamang. Wala na to. Isang Rux na ang natitik. Oo. Isang ano lang, isang push na lang. Ganyan lang. Magsama-sama na lang, oh. Lang. Testing lang, oh. Isang sama-sama na lang, oh. Birthday ko naman, oh. Try lang, oh. Yung sabay-sabay bang lima? Yung hindi ba yung mapatay yung isa ganyan? Illuminate. Wala yata siya talagang damage, bro. Ang cute-cute naman ng kanilang galawan. Game number one. Hindi pa tinatawag. Chill pa lang daw. May top lane pa? Ito pa, may top lane pa, guys. Baka yun na lang. Siyang pa to. Baka yun na lang ang inihintay, yung top lane na lang dito. Hintay pa ba nila yung Roshan? Kahit yata yung over-under, mukhang talo pa rin dapat, over 38. Ah, hindi, pwede pa, ano? Kung sakali, over 38, oh. Kahit sino kalaban ng Darling dito, Matic all-in, Darling tayo, Bosco is doing it. Yun! Maganda. Parehas, tinalo naman ng Darling to, eh. Oo, tinalo nila to, guys. Geek Pam sa Katalon. Diba? Alam ka naman yung tumaya ka pa doon sa iba, di ba? Darling na. Yun, ang pinakamaganda. Talo pa ata under dito. Hindi malabo kasi medyo naglalaylo pa. Pero hindi, nakaismoke na yung Talon dito, guys. Nasa top lane niya lang. Itong Geek Pam. Roshan will be up ng isang minuto. So, tama ba itong ginagawa ng Geek Pam dito, Juan, na nandito sila sa taas? O, kailangan na lang ng dumipensa na rito sa may base nila. Kasi nilang lumaban sa Roshan eh, oh.
Parang yun yung last resort nila eh. Oo nga eh. Kaso, yung Talon, ang utak. Wala na. Papasagan lang yata sila oh. Oo nga, mukhang yun na nga lang. Ipaforce sila talaga na bumalik. Hindi nila pumasok yung Crips. Ayun na, magdadiabolic na yan. Pwede niyang ganun ang gawin nila rito. Ayan na yung Crips dito sa may base. Diabolic by Shuan. Babasag na nga sila rito, guys. Habang yung Roshan, hindi pa rin nag-up. Hindi sila nakapaghintay, guys. Dedepesa na sila rito. And 31 seconds yata, magkaka-Roshan. Basag nga lang yung kanilang tower dito. And ngayon, wala na sila doon sa taas. Tama. Pwede. Ang ganda, ang ganda. Pwede yung talon na yung pumunta doon sa may Roshan ngayon, no? Sila na talaga pupunta dyan. Pinauwi lang nila yan. Kasi mabagal din sila mag-Roshan eh. Yung gigpam. Tansyado nila yun eh. Uuwi itong mga to. Kailangan nila mag-depend. May mega creeps sila. Or may mega creeps talaga sila. And ito na yung slide. Meron na din dito ng ano. Ito na guys. Over-under. Over-under. 36 minutes. Kasi mag-GG na itong gigpam pag naubo sila. Kaya nga. Isipin nyo na lang. Dapat magkapatayan ito. Marami-rami. Isipin nyo song. 30 seconds. Eh, pero meron naman silang vision dito. Uunahan nila si Shuan. Pero again, may BKB. May Stampede. Baka kapag out. Uuli pa kagad si Mac dito. Mac goes down. Without choosing kung kanyang BKB yata doon. And Natsumi. Mapapakanta. Napakasakit. Nice dodge. Kuya Eddie. Ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit. Oh my god. Game number 1 goes to Talon under. Tama. E-sport. Congrats. Buzzer beater. Ay hindi naman. Ano nangyari doon sa laban natin na yun? Ano nangyari doon? Hindi ko na mapaliwanag yan. Hindi mo talaga mapapaliwanag yun. Pero ang masasabi mo na lang, outdrop talaga siya. Outdrop or mali-mali ng lane. Tingin mo, mid nga. Yung pwede mid yung Kotol eh. Oo, yun na lang talaga ang pwede maging solusyon dun. Parang sinay ko mo yung sarili mo eh, no? Sa drop mo eh. Nilugay mo yung sarili mo. Biglang, siguro feeling ko, ang gusto nilang gawin dun, sila yung mag-o-offlane center e naagaw. Mm-hmm. Pwedeng ganun eh, di ba? Sila yung mag-o-offlane center. Eh kaso, na, unang pipick yung ano eh, yung talon eh. Naunahan sila sa center. Pero, gets to dapat nila yun. Yung offlane din yung kulang ng talon talaga. Pitong offlane na yung binan mo. Kulang pa din pala yun. Binan nila, Dawnbreaker. Dawnbreaker, saka Primal. Hindi ko na... Primal yung binan nilang isa. Ay, hindi naman... Hindi yata dapat iban yun. Pang center talaga yung ban dyan. Kung Primal, dahil... Pero okay lang naman yung Primal. Dahil sa Naga? Dahil sa Naga? O isang net lang yun eh, di ba? Hindi siya counter doon. May net si Naga eh. Hindi siya makakapag-trample eh, no? Center talaga. Una-una, meron siya third skill eh. Ay, feeling ko, gusto nilang mag-Enigma. Enigma? Kaya sila nag-ban ng Dawnbreaker. Oo. Di ba? Dawnbreaker center yun eh. Ayun! Wala, Anonymous. Si Anonymous yan. Lagay mo dito yan. Salamat kay Anonymous. Guys, alam nyo naman, ayaw kong ginugutom si Owa. Owa, dalawang back sa'yo ha. Ayun. Dito. Bigyan mo saan dito. Thank you ulit kay Anonymous, guys. Sa papapapitcha dito, dalawang box kay Owa nyan. Meron sa, na kami ano, comfort food. Yeah, comfort food. Talong bet namin eh. Medyo stress po sa 2K. Stress kami sa Koto last week, guys. Oo. Uy, may kickback pa si Jack. Si Jack ah. Magkano naman dito? De, tinipan yung rider. Ha? Ayan guys ha, may comfort food na po kami dito. Comfort talo po food, kami guys. Ng 2K. May isipin na lang natin, nag-pizza na lang tayo. Oo, dun, yun ang isipin namin. O, saka ba, basta ikaw yung nag-bet niyan, hindi ako ha. Alam mo ba yung binibet natin na yan? Ano natin yan? Incentives natin yan? Ako po. 60K per month yan. Oo. Last month, nung wala ka pa, February, talo kami ng 41K. So, ang pinagintian lang namin, 19K. Ngayon naman, ngayon ba nilang talo na natin? 50K na? Basta mga ganun na yata yung talo namin. Malas ka, Wawa, sinasabi ko sa'yo. Kaya nga eh. Swerte yung kalaban. Oh, pili ka ba? Ikaw na pumili dyan. Lato, zero na to. Talon ka na dyan? Talon na to. Oh, tala mo sa talon. Para kung sakaling... Game, okay, magkaubusan na. 1K. Wala eh. Nakamatch winner tayo na gigpam eh. No choice eh. De, pag nanalo yung talon, at least meron pa, di ba? Ah, na-watch winner ba tayo? Gigpam tayo! Eh, wala na, nataya na natin. Nataya na ba? Okay na yan. Shipin na lang natin, ganito. Mag-game,
Ay, hindi. Hindi mag-game 3 to. Talo tayo pa rin. Talo pala yung talo natin. Gay, okay na yan. Oh, pag nag-game 3 to, talo na na. Patay tayo nun. No? Puro talo. Ayun. Puro talo yun. Hindi tayo basta, bahala na sila dyan. Okay na yan. Mabawi-bawi natin yung kahit ko konti. Kaya nga eh. Pero yan guys, kakaila kami ng pizza dito ni Owa pagkatapos na ito. Eh, magkakaroon tayo ng game number 2. Makakabawi pa ba yung geek pam? Kailangan nila mag-adjust sa drop. Sobrang kailangan talaga. Ay, sobrang sobrang pangit lang. Sobrang mali talaga yan. Nung drop nila. Ang hirap eh. Ang hirap talaga laruin nun. And pagkabalik natin, geek pam versus talon. Wag po kayong alis. We'll be right back mga sir. Balik kami. And fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Refresh ka muna. Skills into gaming. 1xBet. Skills into gaming. 1xBet. Sir, nagbabalik na nga ulit yung WX points. Gusto bang manalo habang nanonood? Madali lang yan. Tumutok at hulaan ang bawat tanong na lalabas. Ang bawat tama na hula ay may katumbas na puntos. Sa dulo, kung sino ang pinakamaraming may tamang hula, siya ang mananalo.
Para merme ang naghihintay na papremyo para sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, baka kayo na ang sunod na manalo. Mag-enjoy habang nanonood ng mga laro. Dito lamang yan sa Kuyanik. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to